Mga payat eh. Good morning! Good morning! Sino yung first time natin na training? Ito na, baka madali tayo, no? Tayo ka na yung mga first time, okay lang ba yan? Yeah! Okay, tayo, tayo. Tayo na yan, yan. Mga first time, ha? Please, please. Hindi na mag-umpisa. Tayo lang para makita ko, okay, okay, maya. Lahat na tumayo, bibigyan ang voucher. Yeah! First time! Hindi ano, maisip mga luma. Wow. Okay lang ba yung mga luma? Palapalan yung mga bago. Okay, yun lang, yun lang. Gusto lang malaman ko siya. Tsaka yung voucher nyo, mamaya niya i-claim ha. Ma-claim nyo yung pagtapos sa training, kaya kailangan nyo tapusin. Yeah. Wala ka wala eh, no? Tsaka, ayun lang. Ingat kayo ha. Paalam. Sa mga dinakilala sa akin, my name is Kenichi and you can call me Ken for short. And bago pumunta sa harapan nyo, dati kong call center agent 3 years ago. Okay, so napakalayo na ginagawa ko dati sa ginagawa ko. Ngayon, eh napakalayo na rin kung meron sa akin kung paano dati. Kasi dati po, problema ko palagi, ano eh, bayad sa kuryente, upa, pamasahe, pagkain. Problema nyo rin ba yun? O ngayon ang problema ko na kung saan ako kain, ano magandang bilhin cellphone, ano magandang bilhin damit. Gusto nyo ba ganun klaseng problema? Yes! Siyempre, para mangyari sa akin yung nangyayari sa akin ngayon, kailangan mo rin gawin yung ginagawa ko dati. Tama ka? Kasi wala namang sikreto dito talaga sa ginagawa natin eh. Simpleng-simple lang. Kung gusto mo malaki, lumaki ang katawan mo, ano kailangan mong gawin? Kailangan ba puro salita ito o mas talagang may mangyayari sa'yo pag ikaw nagbuhat? Pag nagbuhat ka, di ba? Kahit ano pa, kahit isang taong ka magsalita, grabe gusto yung lumaki katawan, grabe power. Isang taong ka magkagano, magkabuhat, nalaki katawan mo? Yes. Hindi. So kailangan talaga may halong, ano, aksyon. Kasi kung walang aksyon, walang resulta. Kahit sobrang ganda pa ng plano mo, sobrang ganda pa ng tumatakbo sa utak mo, kung di mo yan ilalagay sa action, wala mangyayari. Tama mali? Tama. The reason why we are here tonight is for us to know what are the actions. Yun ang problema eh. Minsan kasi, hindi mo alam yung action. Kaya walang resulta. Tama ba? Okay, so, make it a habit. Sabihin nyo nga habit. Habit. Tamang training. You know why? Kay Pacquiao kaya, normal pa na mag-training o pahirapan mag-training, kailangan pilitin pa si Pacquiao para mag-training. Normal. Magmamakaawa pa si Coach Fred yun, Coach Pacquiao, mag-training ka na para mag-champion tayo, sige naman. O, kusa na si Pacquiao na mag-training. Automatic. O ngayon, automatic na, sa isip niya, kailangan talaga training. Kasi ang laban naman sa ring eh, tama ba? Sa atin, sa business natin, ang tunay na laban sa labas. If we are not trained, mahirapan tayong gawin yung ikaw, ginagawa natin. Kasi, pag alam na alam mo yung ginagawa mo, may napakababa, hindi na. Hindi na. Lalo na pag paulit-ulit mong ginagawa. Pag paulit-ulit mong ginagawa isang bagay, nagiging normal na sa'yo. At pag naging normal na sa'yo, nagiging habit siya. And habit can be formed, okay, by repeating. Ulitin ko ha, habit can be formed by repeating. And our habits today will determine who we are in the future. Yes. Tama? Habit mo, huwag ka maligo isang taon. Ano kayo amoy mo next year? Ano amoy mo? Wala nang word para explain. Wala nang word para ma-describe kung ano amoy mo. Tama ba? Tanong ko, predictable? Yes. Kunyari, ganun ginagawa mo ngayon pala, hanggang 1 year. Predictable ba kung ano mangyayari sa'yo? Yes. So, ngayon, balik natin doon sa pag-gym kasi di ako nag-gym eh. Minsan yung mga pinakamahirap gawin, disiplina kailangan eh, no? Kailangan talaga, bibigyan ka ng time and effort. Walang magkakaya pa sa ginagawa natin. If you want to become a doctor, what do you need to do? You need to study what? Doctor. Doctor or ano ba yung medicine? Tama ba? In order for you to become an engineer, what do you need to do? You must study engineering. And for you to become an actress or an actor, even if nakikita na yun, parang ang dali, mahirap ko na. Mati, tama ba? Yeah. Kaya nga, tinalikuran ko na yun eh. Ang point ko, if you want to be a network marketer, you must do the things that network marketers do. Tama ba? And one of the things the network marketer, one of the things that network marketer do is attend trainings. Pag ikaw networker ka na, dapat normal na sa'yo. Sabihin mo nga normal. Normal na sa'yo mag-training. Kasi sa negosyong ginagawa natin, wala pong course dito sa school. Ngayon meron na sa Ateneo. What I'm telling right now, wala naman siguro matin dito. O course mo talaga, multi-level marketing. Meron ba dito? Wala. Wala eh. Sigurado ko wala. Kasi sa Harvard University, which is from the US, no, yung school doon, meron talagang course
network marketing o multi-level marketing. Pero dito sa Pilipinas, hindi. Ano kadalasan ang kinukuha? Nursing. Naalala niyo dati, uso yung ano? Ano ba usong course bago mag-nursing? Management. Management. Bago mag-management, ano? Naalala niyo yun, yung parang ng mga tito-tito ko, ang uso at ang pagkakaalam ko is yung drawing. Yung architect. Ano ba ang tawag doon? Pwede bang may... Fine arts, yun! Before, yun yung uso. Bago pa dumating yung point na networking, I mean, net nursing, tama pa? Yes. Naging uso pa fine arts? Yes. Bakit kaya? Dati? Demand, in demand eh. Pero dumating sa point na hindi na siya? In demand. Ano nangyari? Napalitan ng ano? Doctor. Management o doctor of something. O siguro, 2 years ago, way back, 3 years ago, ano naging boom? IT. Okay, after ng IT na na? HRM, ano yung pinaka, lagi na halos na nakaputi eh? Nursing. Nursing caregiver, tama ba? Yes. Okay, ngayon alam nyo ba, ang patok ngayon na course ulit is fine arts. Ngayon wala kayo doon? Kasi right now, ang labanan na po is marketing. And in marketing, you need pictures. Tama ba eh? Tama. Anything you see in the billboard, sino gumagawa? Siyempre, mga fine arts student, you never know. Okay, ang point ko lang, everything changes. And if you stop learning, naiiwan na ka. Mapag-iwan na ka, I guarantee. For example, you don't know how to use Facebook right now, mahirapan ka ba? Yes. If you have Facebook, madali. Yes. If you have email, madali. Yes. Kung wala kang email, mahirapan ka ba? Yes. Oo naman, yung papadala ka pa ng sulat, susulat mo pa sa papel, mas papadala mo. Para mabasa niya ilang linggo para bago dumating, tama ba? And pag marunong ka mag-email, just 1 second, pag-receive niya agad yun eh. Yung message mo eh. Are you getting this? Yes. Ang point ko, when it comes to learning, you must prioritize it. Sabi mo nga priority. Dapat priority mo sa network marketing is learning first. Kasi if you know something, everything will follow. Pag alam mo yung ginagawa mo, madali na gawin eh. Ulitin ko ah. Pag alam mo yung ginagawa mo, madali nang... Pag hindi mo alam yung ginagawa mo, kahit sobrang dali pa niya, mahirap gawin. Kaya nga, dapat sa atin na maging normal na ang pag-attend ng training. Okay lang mapakita siya tanang kanang kamay mo, tapikin mo yung nasa kanan mo. Sabihin mo, next week, nandito ka. Task mo, yung kalimong kamay mo. Sige, reserve kita upuan. Dapat next week, dumoble na. And I challenge you, if you have downlines na wala ngayon, you need to make sure na next week dapat nandito siya. It is not only for you. Para rin sa kanya. Kasi mas maganda sa kayo may nag-aaral eh. Tama ba? Para alam yung progress sa isa't isa. Ang tawag doon, ang monitoring. Kasi pag hindi mo alam kung nasa ka ngayon, mahirap kang pumunta sa gusto mong puntaan. Ulitin ko, baka hindi na naiintindihan, no? Pag hindi mo alam kung nasa ka ngayon, mahirap pumunta sa gusto mong puntaan. Kung hindi mo alam yung status mo ngayon, ibig sabihin, hindi mo alam kung nasa ka. Kung alam mo status mo na kailangan matuto, mag-aaral ka, hindi. Mag-aaral ka, yun yung point ko. Okay? O alam mo pala pa yung sarili nyo? Ano mo bakit? Sa dinami-dami ng kapamember, huwag nila umali ng training. Tama. Alam mo, napakadali magpasali. Ang hirap lamang pa-stay. And the only way for you to stay and for your downline to stay is more knowledge. Kasi pag alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung mangyayari sa'yo, alam na alam mo paano gawin niya, bagay hinto. Tulitin ko ha, pag alam mo yung ginagawa mo, alam mo may mangyayari sa'yo, at alam mo paano gawin yun, bakit hinto? So kadalasan, kaya pala yung mga tao humihinto kasi hindi nila alam talaga kung ano ginagawa nila. Hindi rin talaga nila ang reason kung bakit siya sumali. Kasi pag alam mo yung reason kung bakit mo umpisan to, madali na gawin eh. Kung hindi mo naman alam yung reason kung bakit ka nandito, may useless talaga. Kasi maraming dahilan para sumali ka. Number one, napilitan ka lang. Number two, ano ba naman yung 1-8? Para magawa sa pera ko eh. Number three, OP ka. Dahil na barkada mo, kasari na, ikaw lang hindi pa. Tinatabla ka nila eh. Number four, ito yung kadalasan eh, nagugupuan sa mga speakers. Yeah! Joke lang ha? Baka naman seryosohin nyo ha? Number five, wala na, first pinag-invite sa akin. Number six, wala na akong magawa sa buhay ko, kaya dito ako. Pero alam mo yung nagtatagal, yung mga tao na naliw, hindi na para magkakotse. Yung mga tao nakita ko na pwede mangyari sa kanila. Number one is mabago buhay nila. I do believe, malaking porsyento ng tao dito sa loob, kaya kayo sumali kasi gusto nyo mabago buhay nyo. Yes. I do believe, sawa na tayo sa hirap, tama? Yes. Please lang,
Kung sawa ka na sa hirap, pagsawa mo na yan. Mas masarap mabuhay na masarap. Tama ba? Tama. Okay? And ulitin ko, napakalaga ng training, please make it a habit na mag-training ka. Kasi kung habit mo, mag-jogging everyday,